Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Muli, ito na naman po si Abu Joe na nanarito po muli, nag-aniyaya sa aking tahanan na ako inyo pong subaybayan at samahan sa aking kwento. Ito'y isa na naman pong pagbabaliktanaw. Pero bago po akong magpatuloy, nais ko muna po kayong anuyahan na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking YouTube channel para ma-update ko po kayo sa lahat ng video na aking pong ibabahagi sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin, sa lahat ng aking ginagawa, sa aking mga video. Ayan. Marami pong salamat. Ngayon po ay 1 ng Disyembre. Alam naman po siguro natin pag 1 ng Disyembre ay palapit na ang Pasko. Ayan. At kapag December ay maraming bagay na hindi natin maaaring kalimutan na kahit pasabihin mo ngayon pandemic ay hindi maaalis sa isipan ng bawat isa kapag papasok na ang buwan ng Disyembre. Siyempre po, nandiyan na po yung mga lugar na kinagigiliwan ng bawat isa, maging mga bata. Ayan. Naaliw ba kayo sa mga chibibo o rides dyan sa Star City? Ayan, at sa iba pang lugar sa Santa Rosa. Ayan. So yun po ang kinalilibangan ng mga bata at maging mga teenager. Yan po yung mga bagay na ating hindi nakakaligtaan pagsapit ng December, yung mga pagsakay sa mga caterpillar, Ferris wheel, ayan, maging sa horror train, ayan, sumasakay tayo, nagbibigay kasiyahan. Tapos, isa pa pong maalala ko, yung kapag tayo ay sisimba, yung pong masarap na puto bumbong. Kayo ba ay kumakain niyan? Ayan. So yun po ay kapag po ay simbang gabi ay marami po nagtitinda niya sa labas ng simbahan. Tuwing December ay isa pa rin po ang ating pong kinaugalian. Ang manood ng Parade of Stars, yan sa Quirino Grandstand. Naranasan ko po yan na po yung magtungo ng Quirino para masaksihan yung mga pumaparada, yung mga movie floats, ayan, yung kanilang mga entry na talaga naman nagkagandahan. Sumunod po yung pong gabi ng parangal kung saan malalaman natin kung sino ang magwawagi bilang best float, top grocer, sino ang nag-box office sa pelikula, sino ang pinaka magandang float. Ayan. Yan po ay dinaraos kapag ka-December. Siyempre, pagdating po ng 25, yung pong sinihan, pumipila po tayo na halos ay
yung mga Metro Manila Film Fest entry ay ating pinapanood. Merong masayang pampamilya, merong pang comedy, merong horror, may fantasy, iba-iba pong klase ng pelikula ang ating pong napapanood pag-araw po ng Pasko. Nandyan din po yung mga caroling na maririnig natin maging sa television at ngayon naman pong pandemic ay hindi pa rin maiwasan sa ating mga Pinoy ang magdiwang ng Pasko kahit pamilya-pamilya, salo-salo sa Noche Buena. At nawa naman ay ngayong Pasko ay maging maayos, maging masaya at maging matagumpay ngayong araw na ito. Bagamat may nararamdaman pa rin natin yung pandemic, pero hindi gaano kahigpit. Hindi katulad ng dati. Ngayon po'y nakakalaya na mga bata, nakakasimba na lang walang face shield. So ngayon pong araw na ito ay ating pong samantalahin, ipadama ang diwa ng Kapaskuhan. Kaya po yung mga kapatid natin narito, huwag naman na po natin hayaan na maging miserable ang buhay natin dahil lamang po sa tinatamasa natin ngayon sa bansa. So kailangan naman ay maging masaya tayo. Ipagdiwang natin na mapayapa ang Kapaskuhan ito. Ipag-pray natin na maging maayos na at magbalik na sa normal. Ilan lang po yan sa mga bagay na ipinababatid ko po sa inyong lahat at naway yung diwa o espiritu ng Pasko'y patuloy natin maramdaman sa ating kapwa. Hindi lamang po tuwing ito'y Pasko, kundi sa araw-araw yung pag-ibig, yung share, magbigay ka kung anong dapat kaya mong ibigay. Ayan, yan po ang tinatawag na diwa ng Pasko. So kailangan po lahat tayo maging mapayapa, may peace of mind. So marami po salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy na sumusubaybay sa akin. Hayaan niyo po na napatuloy akong inyong samahan at patuloy na magbigay pa ng iba't ibang kaalaman sa inyong lahat bilang pasasalamat. Ito po yung pagbabalik tanaw ko lang po sa mga pagsasapit po ang December. Siguro naman po ay hindi nyo nalilimutan ang mga bagay na ito. Lahat tayo ay nananabik na makabalik sa dati. At pag-pray natin na maging maaliwalas at masaya ang Kapaskuhan ito. Maraming po salamat at hanggang dito lang po ang inyong likod muli. Ito po si Apo Joey na bumabati at sa inyong lahat ng mapagpalang gabi, hapon, umaga sa lahat ng mga subscribers ko. Bye-bye po and God bless you.